Hi everyone! Magandang araw! This is Mami Kaye and welcome to another vlog. Sa video natin today, aayusin ko yung area dito sa tapat ng aming lanay. Matagal ko nang planong ayusin to at ngayon ko siya gagawin. At ang gagamitin ko ay ito. Yan. So, inspired by Miss Adelina Lasegro. Nakita ko kasi yung video nung nag-post siya na gumamit siya ng ganito. At ang nilagay niya is turtle vine. So, sabi ko, why not na gamitin to. Diba? Isa din naman kasi ako sa mahilig mag-recycle, gumamit ng mga recycled materials. At nag-iisip kasi ako kung ano yung ilalagay ko or ipapatong ko doon na pots. Kailangan kasi yung medyo malaki. So, yun nga, nakita ko yung kanyang video. Kaya, nagkaroon ako ng idea. Kaya, thank you kay Miss Adelina Lasegro. Yung putol na puno na yun, yan, dyan ko ilalagay to. So, dyan ko siya ipapatong. Yan. So, yung mga sako na yan, puro mga plastic bottle, dyan namin nilalagay. Kasi, itong area na to, so, working station nga namin. So, ito, connected to sa aming labahan. So, ito, yan. Dito ko siya ilalagay. Yan. Hindi ko na siya pininturahan. Wala na akong oras magpintura, pero tingnan natin, kahit yung gilid lang. Ayan, tapos papakuan ko siya dito. Ito yung gagamitin kong halaman, si Angelina Bush. So, puputol-putulin lang natin siya dyan at itutusok ko na. Ganyan-ganyan lang natin yung lupa. Nabasa ito kanina kasi umulan. So, pinapatong ko na lang siya halos. Tingnan natin, mukhang okay lang naman siya ng ganyan. Mamaya pa din naman akong magdagdag ng lupa sa paligid niya. Ayan. So, eto na yung looks niya pagkatapos natin siyang gawin. Magdadagdag na lang ako ulit kapag nakulangan ako. So, titingnan ko muna yung magiging itsura niya sa mga susunod na araw. At i-update ko kayo siguro sa susunod kong video kung ano na yung magiging itsura niya. Naisip kong isama na din dito sa video, itong isa pang halaman na ilalagay ko din dyan sa area na yan. At ito yung halaman na yon, si string of pillows. So kung mapapansin nyo, dry na si string of pillows kasi hindi siya okay dun sa pinaglagyan kong area at medyo napabayaan ko din siya. So kailangan na siyang i-repot talaga. At feeling ko, mas okay siya dito sa paglalagyan ko ngayon. Mas magiging healthy siya. At gagamit din po tayo ng recyclable materials. Ito. So, ito naka-stock na lang yan dito. Hindi na siya ginagamit. So, ito yung pinaglagyan. Yung nakalagay sa likod ng rep. Yung sumasalo sa tubig. Yan. Tapos,
Para mas maganda siyang tingnan, ito, yung handle ng timba, naisip ko siyang ilagay dito para mas okay siya. So, ganito lang naman yung gagawin natin. Sinubukan ko siyang ilagay dito. So, fit naman. Ayan. Hindi ko na rin siya pininturahan. So, okay lang sa akin yung ganyan na itsura niya. Kahit medyo may kalawang siya. Okay lang. Itong gagamitin kong potting mix. Halo-halo na to. So, ito yung mga ginagamit namin dito sa ornamental plants. Meron siyang loam soil, may garden soil, at dinagdagan ko lang rin siya ng, meron kasi akong tinang rice hull. So, dinagdag ko na siya dito. Yung ginamit kong potting mix dati kay string of pillows is yung normal na ginagamit kong potting mix sa succulents. Meron siyang pumice, may vermicast. Yung una ko pang ginamit dati, merong carbonized rice hull. At meron ding anong sinabi ko kanina? Vermicast, carbonized rice hull, pumice, at saka kokopit, yun, kokopit. Karamihan sa mga bushy type na succulents, parang okay lang silang hindi lagyan ng pumice. Yun lang ang napansin ko. Kaya pinalitan ko yung potting mix niya ngayon. Titingnan natin kung okay ba siya talaga. Tara ko, hahanapan ko na lang ng paglalagyan para hindi sayang. Medyo madami na rin ito eh. Tsaka maganda yan sa string of pillows. Kapag katagalan, maganda yan. Inubos ko na pala lahat. Busin na natin lahat. Ayan. Yan. Yan. So, ang gagawin ko dito, itatap ko lang siya ng soil. Konti lang. Katulad nung kay turtle vine. Konti lang para hindi naman siya mahirapan umangat. Yan, dito konti. Ganyan lang kasimple ang gaginawa natin. At kakabit ko na to.
Tapos, diligan na natin siya doon. Ganito lang naman po yung ating ginawa dito sa area na to. Nagdagdag lang tayo ng halaman gamit ang mga recyclable materials. At itong mga halaman na to sa ibabaw, na-trim ko na din sila kanina. So, yan, para maaliwalas ang ating garden. Kahit na medyo busy itong area na to, itong part na to ng aming bahay, maaliwalas pa din siyang tingnan at magandang tingnan. Mahilig din po ba kayong gumamit ng mga recyclable materials? DIY, gumawa ng mga simple decorations, at mag-alaga ng succulents? Please share and subscribe to my channel, Kaye Lapizar. Melt my heart. 밤의 향기를 담은 그대를 보며